Anything else po, ma'am? Bobo ka ba? Kuya, wag naman po kayo mag-away dito. Hindi, madam. Hindi ka kasali dito. Papatinuin ko lang tong visit na to. Bida-bida eh. Eh, feeling niya yata siya yung may-ari ng kumpanya. Wow! Jollibee yarn? Bida-bida ka? Pasensya na po kayo, sir. Ginagawa ko lang naman po yun kasi... Ah, sumasagot ka pa, ha? Dali. Hoy! Magsa-cellphone ka lang. Anong nagawa mo? Hindi po, sir. Ginagawa ko lang po. Nagko-compute lang po ako ng benta. Eh, bakit ikaw yung nagko-compute? Trabaho mo ba yan? Eh, nakita ko po kasing busy si cashier. Kaya ako po ako na pong gumawa nitong benta. Tsaka kakaalis lang po ng mga tao sa lobby. Kaya tumulong na po ako. Sus! Bida-bida ka! Ginagawa mo lang yan para ma-promote ka eh. Hindi po, sir. Tinutulungan ko lang po talaga si cashier. Mukha mo! Ako pa hululin mo? Kabago-bago mo dito, bida-bida ka na? Para ano, mapansin ka? Pwes, hindi ka makakaporma. Ako at ako pa rin ang bida. Kumbaga sa pelikula, extra ka. Ay, ako na yan. Pasensya ka na kanina. Nabisi ako sa kahay. Okay lang, tapos ko na naman yung computation yan. Kaya pala ikaw na magpatuloy sa ibang report. Salamat kapatid. Kapatid, kapatid. Parehas kayo, mga bobo. Mga nagpupumilit mapansin, ginagawa lahat para umangat yung posisyon, eh yung mga ginagawa nyo naman wala sa direksyon. In short, mga wala kayong utak. Ano nga kayo? Tatanga-tanga? Kapatid, pasensya ka nun sa senior staff natin ha. Maangas talaga yan eh. Palibasa matagal na dito. Ewan ko ba dyan sa senior staff natin? Lagi mainit ang ulo. Kala mo lagi may regla. Kaya nga eh. Ano? Nadali na naman kayo ni Yabang. Kaya nga eh. Kala mo siya may-ari eh. Alam nyo ba? Mas matagal pa ako dyan eh. Talaga? Oo no? Mas nauna pa ako dyan. Pero alam nyo, kakapasok pa lang yan dito, maangas na agad yan. Ewan ko ba dyan, parang pinaglisa sa mga loob. Ang angas-angas, mukha namang lambuti sa suntukan. O ano gusto mo? Sumugulpin na natin. Ayoko nga. Buti kung binata pa ako. Eh kaso, may pamilya na ako. Eh baka mamaya, makulong pa ako dahil sa kanya, kawawa naman yung mag-ina ko. Sabagay. Pero alam nyo ha, ang tingin ko talaga ha, ito tingin ko lang ha. Peki yan eh. Hindi nga niya maamis sa sarili. Feeling ko nga. Nag-uusapan nyo ba ako? Hindi boss. May iba kami pinag-uusap. Trabaho tayo, tara. Hi, good evening guys. Nga pala, tonight ko i-announce kung sino mapapromote bilang manager. But before anything else, meron akong gustong itanong sa inyo. Ikaw, Jiro, why should I promote you? Ah, ma'am, sa ngayon po, alam ko po na hindi pa po ako dapat. Eh, alam ko naman po sa sarili ko na kulang pa po ako sa kalaban para gampanan po yung posisyon. Pangarap ko pong makarating dyan, pero sa ngayon po, di pa po napapanahon. How about you, Rainier? Why should I promote you? Ako din po, ma'am. Kagaya po ng sagot ni Jiro, hindi pa po karapat dapat para mag-promote. Eh, bago pa lang po ako dito, marami pa po akong dapat matutunan. Para po pag dumating ang punto na isa na akong manager, kaya ko pong gampanan. Tsaka ayoko po dumating yung panahon na meron po kayong pagsisihan. Ikaw naman, Vic. Why should I promote you? Bali po, ma'am. Dito ko na po sasabihin. May balak po kasi ako mag-abroad. Umaasa po kasi ako na mas magkaroon pa ako ng magandang kinabukasan. Okay. Good luck sa new journey mo. How about you, Joshua? Why should I promote you?
Eh ma'am, simple lang naman yung sagot dyan eh. Sa kanila na rin ang galing, mga wala pa silang alam. Tsaka ma'am, ako yung matagal na dito. Makakilalang kilala nyo na ako. Madalam pa ako ma-absent kapag may hangover lang. Tigit sa lahat ma'am, ako gaya nitong tatlong to. Eh yung dalawa bago, baga hilaw na hilaw pa. Itong isa, pa-abroad abroad pa. May luma nga, mag-abroad naman. Eh baka mamaya pagbalik niya, maluwag na puwet niya. Ayoko na lang bagitin, yung isa ang liit-liit, ang dami pang tato. Hindi natin pwede harap sa mga customer yan. Eh samantalang ako po, maayos. Kumbaga total package. Ama, matagal na ako dito. Alam ko na yung pasikot-sikot dito sa kumpanya. Okay. Sige na, trabaho na ulit. Okay po. Sige po. Balik na daw. Kuya? Yes po, mga madam. Kuya, pa-order naman po ako ng ano? Tapsi, tsaka ano nga sa'yo, babe? Yung sisi. Hoy! Tigilan mo ako. Mataba ka. Dapat sa'yo bilao, hindi sisi. Ay, ang harsh mo, mama, ha? Hindi ako harsh. Sadyang mamantika ka. Tignan mo ako. Balingkinitang. Sige na nga, mintik kang bakla ka. Anything else po, ma'am? Yun lang po, kuya. Ay, taray ah. Sabay pa yung mga biik. Drinks po, ma'am. Bagus po nila mag-add ng drinks. Bobo ka ba? Yun nga lang daw, di ba? Bakit ba pati sa harap ng mga customer, bida-bida kang punyeta ka? Hindi po, sir. Nag-upsell lang po ako para tumaas ang benta. Hindi! Makulit ka! Sinabi na ngang yun lang eh, nagpupumilit ka pa! Di ka ba naiiya sa ginagawa mong bida-bida ka? Kuya, wag naman po kayo mag-away dito. Hindi madam, di ka kasali dito. Papatinuin ko lang tong visit na to, bida-bida eh. Eh feeling niya yata siya yung may-ari ng kumpanya. Wow! Jollibee yarn, bida-bida ka? Atensya na po kayo sir, ginagawa ko lang naman po yun kasi... Ah, sumasagot ka pa ha? Dali. Bagay lang sa'yo yan! Kita-kita ka eh! Ano nangyayari? Eto madam mo, bida-bida, pati sa harap ng mga customer pumapapel. Totoo po ba yun, madam? Hindi po, yung staff niyo pa may kasalanan. Nag-suggest lang naman si kuya pero pinahiya niya sa harap namin. Tara na nga, ganito pala dito. Totoo, kung malisa tayo dito baka makurumpal ko pa tong isa. Aklain mo nga naman. Kala ko promotion ang gagawin ko ngayong gabi. Tanggalan pala. O paano? Dahil bago ka pa lang, bida-bida ka na. Tanggal ka na! Alis ka na! Ikaw ang tanggal. Teka ma'am, bakit ako? Tagal-tagal ko na dito. Saka sa amin lahat ako may pinakaalam ng mga ginagawa dito. Eh ano? Bakit ba matagal ka na? Absuelto ka na? Ang pinapakita ko lang naman rinig kung paano yung tamang asal. Tama? O pagiging walang hiya? Sorry Joshua, alam kong matagal ka na sa negosyo ko, pero samot-sari na rin reklamong natatanggap ko ng dahil sa'yo. Ewan, sino po ba mga nagre-reklamo? Ako. Matagal ko nang sinabi kay madam yung ugali mo na lahat ng kapwa mo empleyado, kinukumpetensya mo. Na sa tuwing may bago, akala mo papalitan ka sa trono mo. Eh kaya maraming nag-resign na bago eh. Dahil sa ugali mo. Exactly. Noong una, hindi pa ako naniniwala eh. Pero ngayong nasaksihan ko na, tanggal ka na. Rainier,
From now on, ikaw nang magiging in charge sa shift mo. Natuwa ako sa iyo dahil pinatunayan mo na hindi porket bago at wala ka masyadong alam, hindi mo na kayang gawan ng paraan. Look at you, nakita kang ginawa mo, na kahit hindi mo trabaho, tinatrabaho mo pa rin. Na kahit hirap ka sa task mo, pinipilit mo pa rin tumulong sa ibang tao. Isang patunay na wala sa tagal ng serbisyo ang pag-promote sa tao, kundi nasa pakikisama at pagmamahal sa mismong trabaho. Ma'am, maraming salamat po.